love me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the 3B. Quick to click and break the peace. No respect for what they. Kamusta ka, anime? Ito na ang part 41 ng Kanagawa versus Osaka Prefecture. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita ay wala po sa manga at anime. Ito ay isang fanfiction o fanmade lamang. Ginawa ko ang story na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Dahil sa dalawang sunod na block ni Sakuragi, nagawa nilang mapigilan ang pagpuntos ng Osaka. At sa tulong ng aliyup pas ni Fujima kay Rukawa, nagawa na naman nilang madagdagan ang kanilang kalamangan. Hawak na nga ni Minami ang bola at naghahanap ito ng mapapasaan sa ilalim nang makita niya na nakalupo si Iwata kay Akagi. Kaya idinrap ni Minami ang bola papunta dito. Pagkakuha nga ni Iwata sa bola, binantayan naman agad siya ni Akagi. Nagkakadiktikan na nga ang dalawa sa ilalim nang biglang pumihit si Iwata pakaliwa at nagawa niyang malusutan si Akagi. Mag-a-attempt na sana si Iwata ng slam dunk nang biglang sumulpot sa likuran nito si Sakuragi. Ha? Sakuragi? Paano ka nakarating agad dyan? Gulat na sabi ni Akagi. At yun nga, isang block ang inabot ni Iwata kay Sakuragi. Sabi ko na sa inyo, huwag niyong tangkain na pumunto sa loob. Mahihirapan lang kayo. Seryosong sabi ni Sakuragi. Mayabang ka. Inis na sabi naman ni Iwata. Nice block, Sakuragi. Sigawan ng mga nasa bench ng Kanagawa. Mabilis naman hinabol ni Rukawa ang bola at nakuha niya ito. Ipapasan niya sana ito kay Fujima nang masundot ito ni Chosia at tumalsik ang bola. Nakuha naman ito ni Minami. Naku, sayang naman. Score na naman sana yun eh. Panghihinayang na sabi ng mga kaibigan ni Sakuragi. Easy lang mga kasama. Huwag tayo magmadali. Mahaba pa naman ang oras. Kailangan makasure points tayo. Huwag tayo mag-aksaya ng tira. Naiintindihan nyo ba? Wika ni Minami sa mga kasama niya. Oo, sagot naman na mga kasamahan niya. Idinidribble na nga ulit ni Minami ang bola. Sabay bulong nito sa sarili. Kailangan kami ang manalo sa laban na to. Kung hindi, masasayang ang lahat ng aming pinaghirapan. Umatakin na nga si Minami at nagawa nitong malusutan si Rukawa. Pero di pumayag si Rukawa na maiwan siya nito. Kaya hinabol niya si Minami. Masusundot na niya sana ang bola sa likod nito nang biglang ipinasa ni Minami ang bola kay Itakura. Pagkakuha ni Itakura sa bola, sabay lapit at pwesto ni Chosia sa 3-point line. Si Chosia, bantayan nyo! Malakas na sigaw ni Ayako mula sa bench. Di na nga nagdalawang isip pa si Itakura at pinasa niya ang bola kay Chosia. Pagkakuha nga ni Chosia sa bola, sabay tira agad nito. Dahil maganda ang pagkakarilis at di na siya nasabayan ni Fujima, ayun, pumasok ang tira nito. Puntos para sa Osaka. Ang score ay 17-14. Napababa na ng Osaka ang kalamangan ng Kanagawa sa 3. Ayos mga kasama! Ang ganda ng play na ginagawa nyo! Sige, talunin nyo ang Kanagawa na yan! Malakas na sigaw ng mga nasa bench ng Osaka. Naku, naloko na. Nagawa na nila mapababa sa 3 ang lamang. Wika na mga kaibigan ni Sakuragi. Di na tuloy magkandamayo kakasigaw ang mga fans ng Osaka dahil sa ganda ng pinapakita nilang laro. Depensa na! Depensa na! Bilis!
Huwag na kayong magpabaya. Tayo naman ang lalamang. Malakas na sigaw ng coach ng Osaka. Ano bang ginagawa nyo? Bantayan nyo si Chosia. Huwag nyo hayaan na magkaroon siya ng distansya. Lahat ng tira niya dapat i-challenge nyo. Nagiging kampante kasi kayo. Inis na sigaw ni Ayako. Huminahon ka, Ayako. Huwag mo na sigawan. Baka lalo mawala sila sa kanilang konsentrasyon. Paalala ni Maki. Nakakainis kasi. Ay, pinapainit nila kasi ang aking ulo. Sagot ni Ayako. Grabe, nakakatakot pala siya magalit. Buti na lang, wala kaming ganyan sa riyonan. Dahil kung meron, baka araw-araw akong may sapok tuwing nalelate ako. Pabirong sabi ni Sendo. Luko ka, Sendo. Pero kung sa bagay, tama ka dyan. Same lang tayo. Mahirap din pala na may kasamang babae sa team. Lakas makaputak. Birong sabi ni Maki. Anong sabi niyong dalawa dyan? Gigil na sabi ni Ayako. Ay wala. Nagbibiroan lang kami ni Maki. Diba ano, Maki? Wika ni Sendo. Oo, tama. Nagbibiroan lang kami. Sagot ni Maki. Balik na ulit tayo sa laro. Nasa panig na nga ng Kanagawa ang bola. At hawak ito ni Fujima. Mabilis nga itong umatake. Pinigilan naman siya ni Chosia. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Nagawa nga niyang maiwan si Chosia. Idediretso na sana ang bola. Pero ipinasa niya na lang ito kay Rukawa. Pagkakuha ni Rukawa sa bola, sumalaksak agad ito. Nang bigla siyang nag-step back, sabay tira. Inabol naman ito ni Minami. Di ako papayag na makapuntos ka. Aabutin ko yan, sambit ni Minami habang nasa air ito. Ano? Nagawa niya pang maabot ang tira ko. Bulong ni Rukawa, sabay sigaw nito. Ang rebound, kuhanin niyo. Di nga pumasok ang tira ni Rukawa. At nagtalo na naman ang mga nasa ilalim. Makukuha na sana ni Kishimoto ang bola. Nang dinukot ito ni Sakuragi, sabay follow up dunk. Natulala na lang ang mga manunod sa nakita nilang dunk ni Sakuragi na halos di makapaniwala sa pinapakita nitong laro. Dahil sa follow up dunk ni Sakuragi, nalamangan na naman nila ng Osaka ng 5. Ang score ay 19-14. I-box out nyo yung kulang buhok sa ilalim para hindi niya makuha ang bola. Pag di natin siya napigilan, baka yan na ang maging dahilan ng ating pagkatalo. Sigaw ng coach ng Osaka. Napatingin na lang sa kanya ang mga player niya. Nice one, Sakuragi. Ang ganda ng pagkakadunk na yun. Tara, depensa na tayo para di na nila tayo mabawian pa. Wika ni Akagi. Biglang natawa si Coach Anzai. Sabay sabing, Sakuragi, mula nung nag-uumpisa ka pa lang sa basketball hanggang sa Inter-High. Ngayon naman sa All Japan Tournament. Lahat ng yan nagkaroon ng magandang resulta sa laro mo. Kahanga-hanga ka talaga. Di ako nagkamali na ikaw ang magiging susi sa tagumpay ng ating team. Napatingin naman ang mga nasa bench kay Coach Anzai. Sabay sabi ng mga ito, nagulat na gulat. Totoo ba mga sinabi niya? Inangaan niya si Sakuragi. At malaki patiwala niya na ito ang magiging susi sa ating tagumpay. Dahil nga sa ginawa ni Sakuragi, ay talaga manapahanga ang mga tao at maging si Coach Anzai. Siya nga ba talaga ang susi sa kanilang tagumpay? Abangan natin yan sa mas gumagandang kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!